ang pinakaligtas na paraan para sa ating mga rider is to go slower. Okay? Huwag masyadong magmabilis. Pero kasi, kahit sobrang bagal na natin, marami pa rin ang naa-aksidente. Tama mali. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano ba yung mga paraan para maging safe sa daan? Alright? Let's go! Good morning! Good morning! Ayan, papunta tayo ngayon sa Santa Rosa, sa shop ng ating tropa. At habang on the way, pag-uusapan nga natin kung ano-ano ba yung mga paraan para maging safe sa ride natin. Dito sa topic natin ngayon, hindi ko nababanggitin yung side mirror kasi cliche na eh, no? Gamit kayong side mirror, gamit kayong signal light para safe kayo. Yung mga palagi nang sinasabi, hindi na natin pag-uusapan yon. Ito yung mga next level, kumbaga. So, simulan na natin, no? Yan. Unang-una is kapag merong intersection. So, imagine natin, busy yung ano na to, intersection na to. Medyo mabilis, ganyan. Vehicles, come and go. Yung tipong walang gantong traffic. Yan. Wara, intersection sa kanan mo, sa kanan. Meron tayong isang linya, no? Single lane lang. Papuntang north, papuntang south. Northbound, southbound, isang linya lang. Tapos may intersection sa kanan. Hindi na tayo papesto dun sa kanan na malapit dun sa intersection. Okay? Kasi most of the time, dyan nagkakaroon ng aksidente. Gagawin natin, bukod sa mabagal tayo, again, kailangan mabagal tayo bago makarating ang intersection. Kasi dyan natin makakontrol yung reaction time natin. Paano tayo umiwas. Kapag mabilis, hindi natin yun magagawa, yung pag-iwas. Kaya, una ko sinabi yung kailangan mabagal tayo. So, papuesto tayo sa innermost lane. Innermost lane, ibig sabihin dito, banda dito. Yan, dyan, dito, dito. O kaya, kunwari yan, may intersection. Yan, so may intersection doon kunwari. Pero school naman yun eh, diba? So, example lang. Dito tayo. Kasi, doon lalabas yung mga sasakyan. Minsan, may mga basta lalabas lang dyan. So yun, galing doon. Minsan may susulpot doon na hindi man na tumitingin sa parating na sasakyan, di ba? So ikaw, i-assume mo na yun. I-assume mo na may lalabas doon kahit wala. Lagi mong i-assume. Kaya ang gagawin mo, kung isang linya lang, tulad nito, kumare, wala yan. Dito ka. Yan, dito. Ayan, may subdivision. Yan, may subdivision dyan. Dito ka na. Kung dati kang nasa kanan, sa outermost lane, kakaliwa ka. Pero huwag kang lilipat ng linya, no? Huwag ka basta-basta lilipat ng linya kasi may baka may makabanggaan ka naman dyan, bigla-bigla. Kaya go slow bago makarating ng intersection and dito ka dapat. Yan, dyan, dyan. Okay. Yan lang number one. Pangalawa naman, halos related siya doon sa nauna. Sa intersection sa kanan. Ngayon naman, intersection sa kaliwa. So, tulad yan, kakaliwaan. Ang i-assume mo naman dyan, yung nasa harap mo ay biglang kakaliwa nang walang signal light. Okay? Kawara to, single lane. Biglang may subdivision dun sa kabilang linya. Yan, may subdivision kasi dito eh. Yun. I-assume mo na yung nasa unahan mo, kakaliwa bigla, walang signal light. I-assume mo yun. Ngayon, anong gagawin natin as a rider, as isang responsabling rider, isang maingat na rider. Ang gagawin natin, dito naman tayo, outermost lane. Dito. And mabagal dapat. Kasi baka mamaya naman, sobrang laki ng sasakyan, kahit pakaliwa na siya, mabunggo mo pa rin kahit nasa outermost lane ka. Bago dumating sa intersection na nasa kaliwa, mabagal ka, dito ka pupwesto. Yan. Okay? Number 2 yun. So magka-relate yun yung dalawa. Ngayon, sisingit lang natin to, no? Paano pag ano, intersection, kaliwat kanan? Eh, wala. Wala ka papastuhan doon. Kung sa gitna, wala rin masyadong effect. Ang kailangan mo, mag-slow down ka talaga. I-assume mo na lahat yan, kakaliwa, kakanan, papasok, lalabas. I-assume mo, lahat ng sasakyan, hindi magsisignal light. I-assume mo na sa kaliwat kanan ng intersection, may papasok. Kaya ikaw magbabagal ka. Kahit walang stoplight yan, hindi ka pwede magmabilis. Basta intersection. Swerte lang natin dahil dito, dalawa yung linya. Pares, two lanes,
southbound, 2 lanes northbound, 'di ba? Pero kahit ganitong 2 lanes, wag tayong basta lilipat sa kanan kapag may intersection sa kaliwa. O wag tayong lilipat basta dito sa kabila, sa kaliwa, sa pwesto ko ngayon, kung may kanto sa kanan. Okay? Ganun ang gagawin natin. Ngayon, pangatlo, in general to ha, in general. Ano ba? Single lane. Yan, ganyan. Single lane. Ang isa sa pinaka-safe na pwestuhan mo as a rider, motorcycle, ang gamit mo, ay medyo tatapatan mo ng konti yung driver seat ng nasa unahan na four wheels. So, tanong nyo, bakit dun? Eh, medyo malapit na yan sa innermost lane. Delikado. Hindi naman, huwag kang papwesto dito. Kasi may mga nagka-counterflow dyan. Dito ka. Yan. Hindi gitna, pero medyo kakaliwa ka lang ng konti. Para matapatan mo yung driver's position, no? Yung driver's seat sa unahan na four wheels. Gagawin mong guide yan. Ang isa sa mga dahilan nan ay yung pwesto na yan, yan yung iiwasan nila sa mga lubak. Kita nila agad. Ang kadalasan iwas, mas malapit sila sa mga side mirrors nung pwesto na yan. Okay, kahit naman truck eh, truck, eh no? Mas kita ng driver yung mga nasa paligid niya dito sa side mirror ng kaliwa kung nasan siya. Yun yung pangatlo. In general yun, hindi mo laging pwedeng gawin yun, no? Kasi minsan nga, busy area, traffic, may nagka-counterflow dito, eh ayaw mo naman na makipagbanggaan ka dyan. Yung ano, yung normal na maandar, 40 kilometers, 50, 60. Ngayon, pang-apat naman, kapag may sasakyan na papasok sa linya mo, galing sa shoulder, galing sa shop, galing dun sa parking sa kanan, and then nagsisignal na siya, o kahit walang signal, makita mo lang yung ano niya, yung body language, kumbaga. Yung body language niya, kita mo, bumubusina na siya, tumisignal siya, binababa niya yung kaliwang kamay niya, at tumitingin siya sa side mirror, yun, body language yun, nakakaliwa siya, napapasok siya sa linya mo. Ang gagawin mo, kakaliwa ka na rin dito. Yan, para siya makapasok. Marami kasi ako nakakasabay na ganyan na ano, hindi nagbibigay sa mga papasok na rider dun sa linya nila. Kahit naman hindi motor eh, four wheels, diba, bike, lahat yan mapapansin mo, may body language, diba, yung gulong, nakapaling na sa kaliwa. And then, sisiksikin pa nila, ano, sisiksikin pa ng rider, kakanan pa, dito pa papasto, dito. Eh may papasok nga, edi, aksidente, abot nyo dun. Number 5. Okay, ganun din dito, pag nasa counterpart mo na linya, northbound ka, southbound sila, at may papasok sa linya mo, yung U-turn, pupunta sa shop sa kanan mo, ang pwesto mo naman dyan, dito. Papaulit-ulitin ko sa inyo, kahit 2 lanes yan, huwag kang lalabas dun sa kabilang linya. No? Kung lalabas ka man, use your side mirrors, signal light, ibababa yung kanan mong kamay para ano, visible ka. Yan. So number 5 yon. Kapag naman may papasok na galing kabilang linya, hindi galing doon sa pares mong linya, gagawin mo, iiwas ka na yan, gaganto ka na, wari oh. Imagine nyo yan, may papasok na van, motor, kotse, gaganto ka na oh. Bakit tayo iiwas doon sa malapit sa papasok? Kasi i-assume natin na baka bigla siyang ano, mag wild na lumiko, mag U-turn. Yun ang ina-assume natin doon, yun ang iiwasan natin. Ngayon, pag nandito ka na, may papasok dyan, at mabagal ka, kaya mo mag-react ng mas malawak yung space mo, mas marami kang lulugaran, mas malayo yung possible contact nyo. Kasi ito yung space niya eh, tapos papasok siya, diba? Mabagal ka pa. Kaya mo mag-react. Actually, hindi ko na alam kung anong number na tayo. Baka nalilito ako sa mga numbering kasi hindi ko to sinulat. Kung ano lang nakikita ko sa daan, yun lang yung mga binabanggit ko na lagi ko nang ginagawa, no? Again, hindi ko na po babanggitin yung ano, hindi ko na sasama sa bilang yung tumingin ka sa side mirror, huwag ka masyadong tumutok, gumamit ka ng signal light, at marami pang iba. Hindi ko na yun pasabihin kasi common na yun sa mga vlog na ganito eh, diba? Ngayon, pang lima, hindi ko lang kung pang lima, basta susunod, okay? Pasusunod. O yan, double lane. Dalawa sa kanan, sa northbound, dalawa sa southbound. O overtake ka. Yan, ganun.
i-overtake mo. Ganyan, pa, overtake mo yung jeep. Lalagpasan mo siya. I mean, hindi ka dapat tumambay sa tabi niya. Kasi sa tabi niya, nandun yung blind spot. Lalo pag truck, mas malalaki sasakyan. Pag tinabihan mo yan, hindi kanyang kita, promise. Motor ka lang, hindi kanyang kita. Imagine nyo, mabalis kami. Overtake. Lalagpasan ko, lalagpasan. Ayun. Sana nagets nyo, sana nagets. Ang susunod natin na paraan para maging safe sa daan ay kapag traffic na ganito, bumper to bumper. Bibigyan ko kayo ng sample ngayon na. Ayan, mag-sample ako. Actually, sabi ko sa inyo, diba? Yung kung ano yung makikita ko, yun ang ibibigay ko sa inyo example. About sa truck to, about sa truck. Paps, natingin sa akin si Kuya, nagtataka, baka si Kuya nagsasalita mag-isa. Ayan to, kasi most of the time, mas nangyayari to sa ano, mas nangyayari to sa truck. Mas malimit mangyayari sa truck, kasi sila yung mas malalaki yung karga. Sila yung mas mabibigat, kaya gusto kong tumapat sa truck para mas mabigay ko sa inyo example. No? Ayan, kumara traffic. Ito truck. Huwag kayo titigil dyan sa tapat niyan ng gulong. Huwag na huwag kayong titigil sa tapat ng gulong ng truck. Kasi pumuputok yan, sumasabog. So sobrang laki ng karga, minsan hindi na kinakaya na gulong yung pressure, tapos mainit pa yung panahon, nagbe-build up yung hangin sa loob. So para mas safe, huwag na kayong tatapat sa gulong ng kahit anong sasakyan. Kasi ang putok nan, palabas, no? Hindi papasok kasi tulad ng truck, may isa pang gulong sa tabi niya. Hindi yung puputok dun, pakaliwa, papasok ng loob ng chassis. Hindi. Ang sabog nun, sa'yo, yan, ganyan. Sabog, nandito ka. Ah, huwag ka pwepesto dito. Okay, gets ba? Gets. At yan, medyo malapit na tayo sa pupuntahan natin na shop. Alam ko marami pa akong ganun, mga paraan. Pero hindi ko lang siya naalala ngayon kasi hindi ko na experience ngayon. Kita-kits tayo sa part 2 ng video na to. Lalagay ko na lang yung link sa baba kapag nagawa ko na. Again, this is JZ Vlogs. See you sa next traffic! Atin yan eh.